gagawing mas makabago na at gagamitan ng loop detectors o sensors ang timers ng lahat ng traffic lights sa mga intersection sa buong Metro Manila. Ayon sa Metro Manila Development Authority or MMDA, unti-unti na nilang papalitan ang traffic lights na timers ng Adaptive Sensor Traffic Control System. Magkakabit ng loop detectors o sensors na makakatukoy sa daloy ng trapiko sa mga intersection gamit ang bagong teknolohiya. Narito ang pahayag ng MMDA Traffic Discipline and Engineering na si Madam Noemi Resho. Talaga po nanguhuli ng mga sa traffic signals, yung pong mga local government unit. Ayun pong ating dating traffic signals, yan po ay analog. Apo. Nung araw po analog. Of course, ngayon po digital na tayo. So, nagkaroon po ng signal upgrading project ang MMDA. So, by phases po ang ginawa namin. Mm-hmm. I think nagsimula po kami 2014. 2014 and up to now, hindi ina-upgrade po natin and naglalagay po tayo ng mga bagong traffic lights. So, yung pong mga controllers natin, pinalitan po natin ng actuated traffic signals mm-hmm. na may mga install detectors doon sa approach. And yan po is namomonitor dito sa aming command center, not like before. Mm-hmm. Dati po kasi pagka may problema ang traffic light, pupuntahan pa ng tao natin, mata-traffic, ang tagal magawa. Mm-hmm. Ngayon po pwede na naming ma-monitor o ma-control dito po sa aming command center kasi nga po medyo nag-digitalize na tayo, digital na po ang ating sistema. Okay. And yung po kasing actuation, yun ay depende po sa volume or dumadaan na sasakyan. So, pag po natungtungan nung gulong na sasakyan yung ating mga detector, yun po is nagbibigay ng green time. Depende po sa volume. But of course, sabi nung iba, paano daw kung hindi na matapos? Meron pong limit yan ng ilang seconds lang. Ibig sabihin, kahit marami pa rin dumadaan, pag narating na niya yung maximum na number of seconds na allowed sa kanya, automatic, mag-stop na po siya para pagbigyan naman yung ibang legs ng intersection. So, ang nangyari po, yung pong ating mga timers, yung po ay pang fixed time lang. Ano ba yung pang fixed time na sinasabi ko? Yung po yung time of day na sinasabi na kapag nakaset lang ang, kumbaga, yun ang iyon, ang sequence, yun ang iyon, ang time ng sasakyan. Kasi, kunyari sa peak hours sa umaga, mas mahaba. Mm-hmm. Tapos pag off-peak, mas maikli. Pero yun po, time of day. Ibig sabihin, iyon ng iyon araw-araw ang programa. Ito pong sa MMDA, depende po ito doon sa volume of vehicles. Ibig sabihin, minsan no kasi, di ba, sinasabi nila, naka-green pa, pero wala namang dumadaan, sayang yung oras. Mm-hmm. Dito po sa traffic signal ng MMDA, wala na po yun. Kasi nga po, meron na po tayong actuation na sinasabi. Mm-hmm. Okay. And yung po, yung pong timer na yung kasi hiwalay, there are instances po kasi na yung timer is hindi agad nakukuha yung dikta ng controller ng traffic light, naiiwanan siya. Mm-hmm. So, there are times po na kunyari 13 ang timer, biglang magiging 3. Mm-hmm. Kasi naiwanan siya, hinahabol niya yung dikta ng controller eh. Ayun. So, delikado po, baka po magkaroon ng aksidente. That's why po, iniisa-isa na naming alisin yung mga defective. Kumbaga, hindi na po namin pinapalitan yung mga defective na timers. Mm-hmm. Pero yun naman pong nandun at gumagana pa, andun pa rin po hanggang ngayon. Ayun. So, gumagana po lahat itong mga timer na ito at ilang porsyento na po ang nakabitan, ma'am? Yung timers po, sir, yung mga gumagana pa, hindi pa po inaalis ng MMD. Ibig sabihin, yung mga hindi na gumagana, hindi na po pinapalitan. Pero yung pong aming upgrading po, ina-upgrade po natin yung ating traffic signal system, almost 80% na po ng lahat ng traffic light sa buong Metro Manila. Na-upgrade na po. Subalit, hindi naman sang-ayon dito ang ibang motorista. Ayon sa kanila, mas gusto nila ang may timer na traffic lights para hindi umano sila nabubulaga. Inihayag naman ang MMDA na nakikipag-ugnayan na sila sa local city government ukol sa issue. At yan po ang kabuuan ng mga balita dito sa WLO. Ako po si Chris Elijah para sa mga balitang may kwenta.